Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo paano maglagay ng registration guide sa inyong screen. Gamit ang tornilyo. Ito ay isang alternatibong gamit paglalagay ng registration guide sa inyong screen. Ito, tatlong tornilyo lang kailangan nyo para sa inyong screen. Sa isang screen. Lalagyan natin siya dito, dito, dito. Tatlong tornilyo lang ang kailangan. Una, kukunin natin yung center ng inyong platen at ng inyong screen. Nakita nyo, ang aking platen ay meron ng center alignment na itong guhit na to. Papalawin ko sa inyo mamaya paano pa ang ibang tulong ng center alignment na to sa ibang bagay. Pero una, kukunin natin yung center ng ating screen. Depende naman sa inyo saan nilalagay yung center ng inyong screen kung gaano susukatin yung gilid ng inyong screen para magitna. Para sa gitna nito. So ako pinili ko ganito. Maybe 1/2 inch or 1 inch ng bago yung wooden frame mula sa platen dito. Ito yung sukat ko. Para sa gitna na gusto ko. So ngayon, kukuha tayo ng ruler. At i-align natin itong center guide ng inyong angle bar sa gitna. Ito, ibuhitan natin siya. Lagyan natin siya ng marker or markings. Ibuhitan lang natin siya dito. I-flat, sure na i-flat nyo ito sa inyong angle bar para makuha yung gitna. Yan. Make sure na flat siya at nakatama itong gilid ng ruler sa inyong center guide ng angle bar. Then, guhitan natin siya. Lagyan siya ng marker dito. Ayan. Pagkakalimutan, dapat from top to bottom ay pantay. Kaya kuha natin siya ng alignment din dito sa top ng inyong screen. Guhitan natin siya dito. Make sure na hindi siya lalayo ah. Kailangan gitna lang siya. Nakita nyo, gitna na siya. Ayusin na natin yung guhit para hindi masyadong malalo. So ngayon, naguhitan natin siya dito sa gitna ng ating markings. Yan. Pagawin natin, lilipat natin yung guhit. Naguhitan natin siya dito sa ibabaw para pumantay. So ayun guys, meron na tayong marking dito sa gilid. Lalagyan natin siya dito sa gitna ng ating kahoy. Kuha na tayo ng ruler. Align lang natin siya dito. Hanggang to. Kailangan gitna siya. Yan. Meron na tayong alignment. Ito. Na-align natin siya. Ito, gitna. Kailangan gitna siya. Hindi pwedeng lumayo. Kasi yung marking natin para sa paglalagay ng tornilyo. So, paglalagay ng tornilyo, dapat nakaharap ito. Hindi pwedeng lagpas dito. Dapat pasok siya dito sa left part ng inyong screen. Kasi ito yung mesh. Ito yung lalapat natin sa platen. Then, dito nakalagay yung center guide ng inyong angle bar. So, dapat ito patama sa inyong angle bar. Kaya lalagyan din siya dito sa gilid na to. Sa side na to. Tsaka dapat yung inyong tornilyo hindi nakatayong ganito. Dapat siya ay naka-sideways lamang. Ito na yung pinakamurang materialis na makagamit niyo sa paglalagay ng registration guide. Ipitin nyo lang yung inyong kahoy ng ganito screen. Tapos lalagyan nyo yung tornilyo sa gitna. Mga pala guys, itong alignment na to, pwede nyo pa siya magamit sa ibang screen. Kuha lang kayo ng ibang screen. Then, patong yung ganito. Yan. Gitna nyo lang siya. Pantayin nyo lang dalawang gilid niya. Then, pag nakita nyo tapat na siya, yan. Walang kaya ng pangguhit.
Ito, i-mute nyo lang siya dito. Yan, dalawa na yung screen ninyo merong center guide. Magagamit nyo na siya sa maraming kulay. Kahit isa lang inilagyan nyo ng unang-unang sukat. Ito, okay na siya para sa ibang design. Tatabi mo natin siya. Walang natin siya ng tornilyo ngayon. Una natin yung gitna ng tornilyo. Hindi na nyo na yung kahoy. Then, push nyo yung tornilyo. Yan. Make sure lalong pulubog yung tornilyo nyo. Dapat pagkatapos nito yung inyong center marking tatama yung tip o yung ulo ng tornilyo nito, papante siya dito sa center marking. Hindi pwedeng malayo kasi hindi na siya gigitna ng platen. Yan. Tignan natin kung pantay na siya. Hindi pa kulang pa. Tapos lagyan natin siya ng tornilyo dito sa magkabilang gilid dito. Lagyan natin siya ng tornilyo, unahan dito sa natin tornilyo. Adjust mo rin natin ito mamaya katapos natin lagyan. Lagyan natin yung tornilyo natin sa gitna at dalawang gilid. Ngayon titingnan natin kung pantay ba yung pagkakalagyan natin ng dalawang screw sa gilid. Kung papantay ba yung registration natin dito at dito. Titingnan natin kung papantay ba siya. So, tingnan natin sa platen kung papantay na o hindi pa. So, lagyan natin sinabi ko kanina guys. Ito. Titingnan natin kung papantay ba yung top at sa bottom sa center guide ng ating platen. So nakita nyo medyo malayo siya, nasa dito siya sa kanan. So i-adjust natin siya ng konti. Ang gagawin lang natin is ito, hindi natin ipapakialaman yung gitna, yung gilid lang papakialaman natin ngayon. Igagalaw natin siya papunta rito. Inaangat lang natin yung part kung saan dapat ang adjust natin. So nakita natin, inangat natin to. Angat ko lang ito yung isa. Yan, nakangat na siya. Dapat naka-flat pa rin siya dito sa center guide yung piston nyo sa gitna. Dapat naka-flat pa rin siya dito. Hindi pwedeng lalayo. So, i-adjust natin siya dito sa gitna. Yan. Kita nyo, nasa gitna na siya. At napansin nyo, ito, umangat siya ng konti. Ngayon, pag i-adjust to, depende sa inyo kung gusto nyo i-adjust to o ito. So, napili ko, i-adjust ko ito. Ang gagawin ko lang is, ilulusin up ko lang to, luluwagan ko lang para pumantay siya dito sa isa. Yan. Guys, luluwagan natin to. Luluwagan lang natin ng puro ko mga limang ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Nalawagan na natin, pinatin ko pumantay. So, yan, kitang-kita nyo guys, no? Pantay na to, dito, at ito. Pantay na siya sa center guide ng platen ninyo. So, ito na yan, buo na siya, okay na siya. Doon na siya magamit sa pag-print. Ngayon naman, paano ba ilalagay itong design? Since nasa gitna na to, paano ba nalaman kung gitna rin yung design ninyo sa screen? Malaking tulong dyan yung center guide ng inyong platen. Ito is makatulong kung paano ma-determine kung gitna na ba yung design ninyo o hindi. Una, kuha kayo ng design. So ito, meron akong design dito. Yung design namin is printed na siya
sa acetate, kasama na yung registration guide niya, center guide. Ito lang kailangan nyo, center guide lang. Center guide lang ang kailangan nyo. Dalawa, from top to bottom. Then, patong nyo lang sa splatting ninyo. Nakikita nyo ito, at ito, itong top and bottom guide. Ipapantay ko lang sa gitna ng plating namin. Yan. Makikita nyo, pantay na sa gitna. Yan, ilalagay nyo ngayon siya. Try nyo siyang ayusin kung hindi pa sa pantay. Yan, sa gitna na siya. May guwit siya eh, kaya makikita nyo kung pantay na o hindi. Then, kuha kayo ng tape. Tapean nyo lang siya sa ilalim. Tapat yung sticky part at tapat sa inyo upward. Yan. Yan. Lalagyan natin siya ng tape. Then, kayo na mag-determine gano'ng kataas siya. Screen ninyo yung design. So, kami ginagamit namin is yung tama lang na 4 finger. 43 fingers lang pala. Ayan. Nasa gitna na siya. Then, kunyari itong screen niyo is meron na siyang emulsion. Kunyari lang, may emulsion na siya, no? Sabihin natin is, papatong lang natin siya sa design. Kita nyo kung didikit siya. Ayan. Since nakadikit na siya, test nyo lang kung saan yung may tape. Test nyo lang para dumikit sa screen. Ayan. Ayan na. Para na kayong screen na may design. Pwede na siyang i-burn expose sa exposure box para ma-print. Yan. Pag na-burn na siya, pwede na siya sa mass production. So guys, napansin nyo, yung aming center guide sa platen o sa angle bar is hindi siya magnetic, no? Makita nyo, hindi siya magnetic. Paano nga ba ito nagagamit ng maayos? Kung gamit yung storm nila lang, hindi siya magnetic, hindi rin siya magnetic. So, kailangan nyo talaga ng pang-clamp. Kailangan nyo, clamp. Kailangan nyo lang ng clamp, then ito, lagay nyo dito, then clamp. Magandaan dito is, hindi siya basta-basta gagalaw since naka-clamp siya ng mahigpit. Yan. Hindi siya gagalaw kahit natakatakin mo ganyan. Yan. Kahit bigyan nyo ng lakas yan, hindi siya gagalaw basta-basta. Yan, maganda sa clamp. Kasi ang iba gumagamit sila ng magnetic na center guide. Which is mahirap kasi pwede siyang matanggal kasi magnetic lang naman siya. Pwede siyang mahatak, pwede siyang isog. Yan lang guys. Sana nakatulong yung tutorial na to sa inyong pag-print. Subukan nyo rin yung iba pang mga materials kagaya nito. Meron kaming ginamit dito na clamp. Registration siya pero clamp siya. Yan. Pang-clamp siya sa screen. Ang mahirap dito is di mo determine kung ano yung gitna ng screen o yung gitna ng design ninyo. As long as hindi nyo susukatin sa table na may registration. Parang ganito. Yan. Itong design na to, kung wala siyang registration, since hindi naman siya accurate na design, ganyan lang siya. Ipapatong nyo lang siya dito. Yan, ganyan. Then, clamp nyo to. Ihitin nyo lang. Ihitin nyo lang siya ganito. Ito yung alternatibong ginagamit namin pag wala kaming tornilyo. Then, i-clamp pa rin dito sa part na to. Clamp mo pa rin siya dito. Kung hindi siya kasya, halka yung ibang clamp. Yan. So, ito guys. Alternative to pero medyo mahirap kasi ito gamitin eh. Kaya, mas pinili namin mag-tornilyo na lang. At least yun, mas mura sa lahat ng materials na gagamitin namin. Kasi, kailangan mo lang ng tornilyo at screwdriver. Okay na yung installation. So that's it nga guys for today's tutorial. No? Sana nagustuhan yung tutorial ko sa inyo. At sana matulong to sa printing business ninyo. Yun lang, maraming salamat.
Sa susunod na tutorial na lang ulit, guys. Thank you. Bye.